Noong huling bahagi ng ika-16 na siglo, isang pirata ng China na nagngangalang Limahong ang namuno sa malawakang pagsalakay sa Maynila na naghahangad na magtatag ng sarili niyang kaharian sa Pilipinas. Dumating si Limahong at ang kanyang mga barko sa Manila Bay noong 1574 at mabilis na nagsimulang salakayin at pasabugan ang lungsod. Ang mga kolonyal na awtoridad ng Espanya sa Maynila sa pangunguna ni Gobernador General Santiago de Vera ay nahuli sa biglaan at mabangis na mga pag-atake. Ang lungsod ay hindi handa na ipagtanggol ang sarili laban sa gayong malaki at maayos na puwersa. Gayunpaman, ang mga tagapagtanggol ng Espanyol at Pilipino ay buong tapang na nakipaglaban. Pinamamahala ang pigilan ang mga puwersa ni Limahong sa loob ng ilang buwan. Habang nagpapatuloy ang pagkubkob, humingi ng tulong ang mga Espanyol sa kanilang mga kaalyado, kabilang ang kalapit na pamayanan ng mga Portuges sa Macau. Sa kalaunan, ang pinagsamang puwersa ng mga sundalong Kastila, Portuges at Pilipino ay nagawang maitaboy ang pagsalakay ni Limahong at itaboy ang kanyang mga puwersa palabas ng Maynila. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, patuloy na nagbabanta si Limahong sa rehiyon na naglulunsad ng mga karagdagang pag-atake sa ibang bahagi ng Pilipinas. Gayunpaman, sa kalaunan ay napilitan siyang umatras pabalik sa China kung saan hinarap niya ang kaparusahan para sa kanyang nabigong pagsalakay. Ang tangkang pagsalakay ni Limahong ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kasaysayan ng Maynila at Pilipinas. Itinampok nito ang kahinaan ng pagkakaroon ng kolonyal na Espanyol sa rehiyon at humantong sa mas matas na pagsisikap na patibayin at ipagtanggol ang lungsod laban sa mga pag-atake sa hinaharap. Nagsilbi rin itong paalala sa masalimuot at madalas na magulong ugnayan sa pagitan ng iba't ibang kapangyarihan at paksyon sa timog silangang Asya sa panahong ito.